Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective na kung kaninong energy lamang yung mapipick sa bawat reading. So let's check your energy at this time. Your energy at this time. So we have here the Seven of Pentacles, Knight of Cups, potential. So merong sumusuyo sa iyo ngayon, no? Na merong nag-o-offer sa iyo or merong mag-o-offer sa iyo dito na a potential lover, that it will be a potential, kumbaga parang may potential sa inyong dalawa, no? Na magkatuluyan kayong dalawa. It's a potential na magiging partner mo in life, no? Pwede, parang ganon. Pero parang nandun yung parang hindi ka contented, na parang may kulang, parang ganon, no? No, parang, ay parang may kulang, parang may hinahanap ako, parang ganon ka, no? So, we have here the Seven of Pentacles, so Taurus, Virgo, Capricorn, Earth sign. And we have here the Knight of Cups, which is water sign, no? Cancer, Scorpio, Pisces. And let's see, guys, kung anong mga paparating sa'yo dito. Mga paparating sa'yo. When it comes to love, anong mga paparating sa'yo? What's this? Three of Cups. And okay, we have here the Three of Cups or reunion. Oh, and Six of Pentacles. This person ay magiging generous na sa'yo. Maring ito yung person na gusto makarelasyon ka. And gustong ng reunion, na mag-reunite sa'yo. So, it's your past person. Maring nga gusto niya ng reunion with you, na magkabalikan kayong dalawa, no? With the Six of Cups. Umuli nga, magkakilala kayo ng mas malalim pa. Or mas makilala niyo pa ng gusto yung isa't isa. Yung parang gano'n, no? With the Six of Cups here, this person is willing to be giving. A giving person and generous towards you, and to shower you some gifts, and maging ano na to, yung maging kumbaga mag-invest ng time and effort and energy. So let's see, sino siya, sino yung person mo dito. Knight of Pentacles, this is a person na willing maging loyal sa'yo. So, we have also here. Maring partner or person mo or lover mo to in the past, nagkaroon ng, parang nag-level up or naging strong yung connection nyo at that time. Parang, parang turing mo na sa person na to ay asawa na, or naging asawa mo talaga to. Or kaya ay naging partner or ka-live-in mo siya, no? Or kaya ay parang turing mo sa kanya noon ay naging asawa mo. Parang asawa mo na, kahit sa visions mo lang yung ganon. Pero, nagkaroon na separation sa inyo, no? Nag-separate kayong dalawa na nasira, no? Nasira yung relationship nyo. And parang naging matigas yung puso ng person na to sa'yo, na parang naging unemotional, na parang naging cold, or yes, na utak niya yung sinunod niya, parang gano'n, no, na naglagay ng boundary sa'yo. Ngayon ay hindi niya na mapigilan yung feelings niya, hindi niya na makontrol yung feelings siya towards you. And this person is coming, offering this loyalty. This willing is willing to be a loyal person, partner or lover sa'yo. And yes, may offer talaga to, no, yung person na to with innocent love, no, for you.
Page of Cups. Ano ngayon yung feelings ng person na to sa'yo? Feelings niya. Hanged Man in reverse. So, ito yung feelings niya, guys. The World. Na magkaroon ng new beginning or new cycles sa inyong dalawa, no? Gusto niya nga na magkaroon ng reunion or another chance, no? Another new beginning sa inyong dalawa or magkaroon ulit sa inyo ng relationship, no? And with the Limbo here, in reverse, yes, mag-take na ng action. No, yun yung talagang napupush siya mag-take ng action ng magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa. Parang pinupush siya ng feelings niya kasi hindi niya makontrol yung damdamin niya, yung feelings niya sa'yo. So, let's see guys kung ano naman yung feelings mo ngayon sa person na to. Motivation. Inaantay mo din to guys eh. Kung kailan mag-take ng action tong person na to. Towards you. Anong nais mangyari ng person na to sa inyo? Maganda yung view guys, no? Kahit dito. Kahit maingay yung tubig ba? Doon sa kabila. Kasi ano na yun dun eh. Parang busay dun sa kabila. Pero mababa lang. So we have here the Strength and the Four of Cups. So, ang gusto niya ay makasama ka niya, guys. Naboboring siya sa buhay niya na unreplaceable ka, no? Na parang walang kapag, kahit siguro makipagrelasyon siya sa iba noon or nakipagrelasyon siya sa iba noon, ay parang hindi siya interesado, no? O parang naboboring siya. Hindi siya masaya. Hindi katulad sa'yo na masaya siya. Always excited. Buo siya, yung parang ganun. Masiyahin siya, no? Hindi siya naboboring. And pag ikaw yung kasama niya, pag ikaw yung karelasyon niya, ay lively siya, yung parang gano'n, no? Na ang feelings ng person na to ay yun nga, na parang malungkot siya pag wala ka, kaya gusto niya nga sirain or wasakin or tanggalin yung blockages sa inyong dalawa. Yung nakahadlang sa inyong dalawa, yung naghahadlang, or kaya yung parang katulad nito, na parang net, no? Nasirain niya yung net para makasama ka na. Yung parang gano'n, no? Kunwari lang parang net na naghiwalay sa inyong dalawa, no? Kung kaya hindi kayo magkasama, yun yun. Gagamitin yung strength niya, no? Yung kakayanan niya, no? Para magsama na kayong dalawa. Gano'n, kasi hindi niya, hindi siya masaya sa buhay niya, hindi niya na-appreciate yung buhay kapag wala ka sa tabi niya, kapag wala ka sa buhay niya, guys, no? So, let's see kung anong next move nitong person na to towards you. Ayun, no? Gusto niya talaga ng transformation, new beginning, rebirth, yun talagang gusto niya dito with the Ace of Wands, growth, yes. A new beginning na it will grow, no? It will expand, yung ganon. And new cycle na sa inyong dalawa na magkaroon na ng tuloy-tuloy, no, na relationship. Yan yung gusto niya. New beginning and tuloy-tuloy na it, nag-grow yung relationship nyo, na it will lead into papuntahan. Into healing, no? Kasi maring nga, hindi siya nahihil hanggat hindi kayo nagkabalikan, guys, no? Hanggat wala ka sa buhay niya, mukhang problemado yung person na to, na parang hindi niya na-appreciate yung buhay. Kapag wala ka sa buhay niya, may ganyang tao, guys, no? Pag mahal niya yung tao na yun, kagaya ng person mo, dahil mahal ka niya, ayaw niya mawalay sa'yo, ayaw niya nakaseparate kayo sa isa't isa. So, eto na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notified kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.